Lagi po natin naririnig ang mga grupo ng mga tao sa kapanahon ng Panginoon. Lagi natin naririnig yung eskriba. Sila yung mga dalubhasa sa batas. Ito namang pariseyo. Ito naman ay yung mga antingin nila ay sila'y angat sa iba. Sapagkat sila ay antingin nila ay sila'y sobrang banal, sobrang perpekto. Pero ang pinakamaanghang na salita ay binitawan ng Panginoon laban sa mga eskribas at pariseyo. Sapagkat hindi nila ipinapakita ang kanilang pananampalataya sa gawa, kundi pakitang tao lamang. O yung binanggit ng Panginoon, mapagkunwari, mabagkalat kayo, at sabihin natin sa ating salita ngayon, plastic, tupperware, permaware. Yung masasabi natin, magandang kausap, pagkaharap, pagtalikod ay sinisiraan ka na. Maganda lang magsalita, pero hindi nakikita sa gawa. Ngayon, meron pong pangatlong grupo ng mga tao na tinatawag namang saduseyo. At ano po naman itong saduseyong ito? Ito po ay yung mga conservative type na aristocratic. Sila po ay nakipagkunaib sa Roman na sabihin natin people, conqueror, at lalo tigit tinanggap nila ang kulturang Griego sa kanilang pananampalataya at sa kanilang values. Kaya naman, kapalit ay ang kapangyarihan na manatili sa simbahan at sa estadong kanilang pinaglilingkuran. Isa po sa kanilang pinaniniwalaan lamang ay yung first five book. O ang una po, ang pinaniniwalaan pala nila ay yung Torah lamang, yung tungkol sa batas. At kasama po doon, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. They don't believe in the existence of angels at walang buhay sa kabila. Kaya naman, sa araw pong ito ay pilit nilang nilampun at pinagtawanan yung batas ni Moises. Kasi yung liberate marriage, ibig sabihin po ng liber, ay hindi atay, liber, ay yan po ang ibig sabihin ay brother-in-law. Sa batas po ni Moises, kapag nag-asawa po ang babae at namatay po yung kanyang asawang lalaki ng walang anak, yung kasunod na kapatid nung lalaki ang mapapang-asawa. At siguro kung gagawin natin ito sa atin, ay hindi pwede sabihin, wag bayaw, wag po, wag po, wag po. Pero dito po sa batas ni Moises, para po makapagpatuloy yung pamilya so that the bloodline will continue, ay binigyan po ng batas, ang tawag po dito ay liberate marriage. Ngayon gusto nilang gawing katawa-tawa yung liberate marriage at para lang atakihin yung paniniwala sa muling pagkabuhay. Meron daw isang babae, pinakasalan yung isang lalaki, namatay yung lalaki na walang anak. So, yung kasunod na lalaki, na kapatid, pinakasalan din si babae, yung pangalawa, nagsama sila, patay. Yung pangatlo, pinakasalan din, nagsama, patay. Hanggang pong makapito, patay. Kaya naman po, sabi nung Saduceo, sino sa kanila ang mapapang-asawa sa kabilang buhay? Eh kasi nakapito at lahat ay pinakasalan at wala silang naibigay at naiambag na anak. Mga kaibigan, ano po masasabi natin? First impression, napakatindi nung babae. Biruin mo yung makapito. Ayan, sino po sa inyo ang byuda? Sino po sa, ayan, kayo po ba'y nakadalwa? Nakatatlo? O, kita ninyo, talagang hirap, makadalwa man laang. Pero yung babae sa banal na ebanghelyo ay nakapito. Tindi ng resistensya. Ang tindi nung babaeng yung makapito, patay lahat yung napang-asawa. Pero mga kabatid, ano po ba ang mensaheng sinasabi ng Panginoon? Nasa katapusan daw po ng mundo
ay hindi na kailangan ng kasal. Sapagkat everybody is seen in one relationship na tayong lahat ay magkakapatid at isa lang ating Ama sa langit. It's unthinkable to marry your sister. It's unthinkable to marry your aunt. It's unthinkable to marry your lola. Mahirap po sapagkat ang sabi, hindi na kinakailangang mag-asawa pa sa kabilang buhay sapagkat hindi na sila mamamatay. They will be likened to the angels. At ang existence ng anghel, wala na pong katawan, kundi espiritu at kaluluwa. Kaya naman pinapaliwanag po ng Panginoon, the difference of this age and the coming age. This age, lahat tayo nag-aasawa, maliban lang sa pare. Lahat kayo ay nag-aasawa, o yung iba naman ay nagpakatandang dalaga. Bato-bato sa langit ang tamaan may bukol. Pero, meron naman po na masasabi natin na inialay ang kanilang sarili para sa Panginoon. Kaya, mapupuna po natin na sa kabilang buhay na may sinabi ng Panginoon, hindi na kailangan ang kasal. Sabagat tayo'y magkakapamilya na. At ibang-iba ang magiging buhay sa kabilang buhay. Sino lang ba ang muling mabubuhay? Ang sabi ng banal na ebanghelyo, yung naging tapat sa salita ng Diyos at tumupad sa kalooban ng Diyos ang muling mabubuhay. Kaya ang pangalawang mensahe ng banal na ebanghelyo, God is not the God of the dead, but God of the living. At binanggit niya itong si Isaac, si Abraham, na long time ago sila'y namatay. Pero nasa kabilang buhay, na ngayon ay may buhay na walang hanggan. At isinunod ng banal na ebanghelyo, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, at ang sino mang nakipagkaisa sa Kanya ay buhay, at magkakameron ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo gustong kumaba ang buhay. Lahat tayo gusto nating dugtungan ang buhay. Pero ang tunay na kahulugan ng buhay, hindi po naririto sa lupa. Meron pong chapter 2. At ang chapter 2 ay sa kaharian ng langit. Kaya naman lahat po ng ating gagawin ngayon ay paraan para po tayo'y maging karapat-dapat tumanggap ng regalo ng mga regalo, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Sino po sa inyong gustong pumunta sa langit? Taas po ang kamay. Ayan. Yung hindi tumaas, iiwanan ko. Ayan. Sino po yung nagmamadali na? O, huwag po muna ngayon. Ano po? Sapagkat marami pa ho tayong dapat gawin. Naniniwala tayo sa muling pagkabuhay. Naniniwala tayo sa kalangitan. Naniniwala tayo that there is life after life. Pero ang atin muna nating gawin ay pagyamanin natin muna ang buhay natin dito sa mundo. Sabagat yan ang ating pasaporte. Yan ang ating garantiya. Yan ang ating magiging tungtungan upang tayo makarating sa buhay na walang hanggan. Kaya every day of our life, sana po ay lagi nating isipin na tayo'y ang pinakamagandang panaginip, ang pinakamagandang pangarap, ang pinakamagandang gantimpala na pwede nating makamtan ay ang pangarap na makasama ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa kalangitan. Sana nga po tayong lahat ay makapunta sa langit. Wag muna ngayon, bukas na lang, dahil marami pa tayong gagawin. Pero ang pinakamahalaga, lagi po tayong magplano. Lahat ng ating gagawin ay matungkol para makamta natin ang buhay na walang hanggan. Amen.